Di ba? So, ganun din sa church. Paano mo maipapaliwanag na ikaw ay nasa Diyos kung ikaw ay walang kaalamat sa salita ng Diyos? Kaya po tayo nag-aaral eh, para maipaliwanag yun dito sa iba. Na wala tayong mga aral na mga ganyan. Ano? Napakahalaga na maipaliwanag ito kasi hindi lang ako yung disipulo. Lahat tayo ay mag-aaral ng ating Panginoong Yesus. Lahat tayo ay magsasabi ng salita ng Diyos. Lahat tayo ay mangangaral ng salita ng Diyos. Pero ako lang tatayo dito, lalaki lang ano. Santiago 2:14. Anong pakikinabangin mga kapatid ko kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya o hindi ko alam makagawa? Makapagliligtas baga sa kanya ang pananampalataya niya. So, kakibat ng pananampalataya, yung gawa. Ano yung gawa? Eh di, pagtulong sa kapatid, sa nayan, pagtulong sa mga nangangailangan, pagrespeto sa kapwa. O, di ba, yun yung mga kaakibat ng salitang mga gawa. Yung pananampalataya mo, mayroong kalakip na paggawa para sa kabutihan ng kapwa. Eh kung ang mangyayari, once and always save, eh bakit ka paggagawa ng mabuti sa kapwa, eh save na nga eh. Huwag ka na rin magsimba, kasi save na. Hindi po ba? Nakabuhan niyo po ba? Gayun din naman ang pananampalataya na malang walang mga gawa ay patay sa kanyang sarili. So dalawa yan, faith at work. Magkasama yan, talagi. Kasi doon mo mapapatunayan sa Diyos kung tunay kang gumaganap ng kalooban. Kasi may mga tao, simba lang ng simba. Pero pagdating doon sa pagbibigay, ay hindi, pero ako to, eh, ba't bibigay? Patay. Aking to eh. Pinag-ipunan ko to eh. Nakakailangan na itong isa. Ayaw pagbigyan. Nakuha niyo po ba? Yun ang isang sample na paliwanag. Kaya, kung totoo ito, ay huwag na nga tayong magsimba. Huwag na rin tayong gumawa ng mabuti. Bakit? Eh, ligtas na nga eh. Once save, always save na nga. Gagawa ko pa ng mabuti. Sayang ko yung bibigay kong pera. Eh, ligtas na pala ako. Ganun ang nais natin makita niyo po. Natapat po lang kabuluhan ng pagsamba nila sa akin. Ayan na yun. Na nagtuturong ng kanilang pinakaaral ang mga utos ng mga tao. Yun yung sinasabi sa 1 Corinthians 15:2 na maliba na kung kayo magsisampalataya ng walang kabuluhan. May mga sumasampalataya, ginagamit lang itong salita ng Diyos, pero ang nasa likod nun, mga tao. O mga kapatid, bago kayo lumabas, magbigay kayo ha, may sobre tayo mamaya. O nasa talata niya na magbibigay ng sobre. Yun ang mga tinututunan natin, inuutusan yung mga members. Mga kapatid, eh, para tulong nila rin sa iba nating kapatid, nagtinda ako ng sabon. Eh dapat, bilhin nyo mamaya yun, mga kapatid, ako rin tulong sa akin. Kita mo nga, ginawang negosyo yung tinatawag na relihiyon. O mga kapatid, meron ba kayo diyang lahat na eh, giningina. May ganun ba sa atin? Wala. Ano yung nasa atin po? Salita ng Diyos na siyang nagbibigay buhay sa bawat isa sa atin at dito tayo magpapasya, paano tayo nagbibigay? Ayon sa nakasulat. Kaya pag mayroong pinakaaral o utos ng tao, ang sabi, walang kabuluhan ang pagsamba sa akin. Ang dami na lang tayo ng relihiyon ngayon. Pera-pera na lang yan. Isa naman Diyos sinasamba natin, okay na yun. Tatlong talata lang, nakuhawak-hawak ang mind, lakad ng lakad doon, napakagagaling magsalita. More on motivational, walang talata. Eh sa atin, hindi ganun po. Mauumay ka naman sa atin sa talata. 2 Corinthians 13:5. Suriin ninyo ang inyong sarili kung talaga may pananampalataya kayo kay Kristo. Ang sabi sa mga disipulo. Tingnan ninyo mabuti ang inyong sarili. Hindi nyo ba alam na si Kristo ay nasa inyo? Maliban na lang. Ayan o, na naman yung exemption ng if. Maliban na lang kung hindi kayo tunay na mananampalataya. May peke rin pala. May peking religion. May peking mga mananampalataya. Nagkala? Hindi po ba? Examine yourselves as to whether you are in the faith. Test yourselves. Do you not know yourselves that Jesus Christ is in you? Unless indeed you are disqualified. Kita mo nga. Ang intindi nila, sumasampalataya pa yung iba sa Diyos, pero ang totoo, ibang aral na pala yung daladala. Kagaya niyang osas na yan. Sino nagtayo niyan? Si Calvin.
pinaniwalaan naman ng ibang mga Pilipino. Kita mo nga yan, hindi na ang dami ng naligaw. At ikaw naman, Solomon, anak ko, kilalanin mo ang Diyos ng iyong ama at paglingkuran mo siya ng buong puso at pag-iisip, sapagkat sinisiyasat ni Yahweh ang ating damdamin at nauunawaan ang ating binabalak at iniisip. Kung lalapit ka sa Kanya, tatanggapin Kanya. Ngunit kung tatalikuran mo siya, ayan yung salitang naka-highlights, oh. Kung tatalikuran mo siya, itatakwil ka niya magpakailanman. Is that one simple receive? Natatanggal pa lang, natatanggal pa rin. O hindi, hindi totoo yung asip always eh. Bakit nasa Diyos na eh, pag tumalikod ka, itatakwil ka daw. Kita mo na, baling-baling, di ba? The Lord searches all hearts and understands all the intents and the thoughts. If you seek Him, He will be found by you. 14:22. Ang pananampalataya mo na nasa iyo ay ingatan mo sa iyong sarili sa harap ng Diyos. Mapalad ang hindi humahatol sa kanyang sarili sa bagay na kanyang sinasangayunan. Yun yung nararapat gawin ng bawat isa sa atin, yung pananampalataya mong pumapreserve yan hanggang muli. Bakit? Eh, marami pang tatayo ng mga kung ano-anong dalang ebanghelyo. Ano ho? Totoo itong salitang to eh. Ito. Iba. Ibang. Helyo. Ayan, iba yan eh. Iba. Diba? Totoo pala yung salitang yan. You may believe there's nothing wrong with what you are doing, but keep it between yourself and God. Yung sa pananampalataya nyo, panatilihin nyo yung connection nyo sa Diyos. Ano? Huwag kayong maniwala sa ibang mga aral. Manatili dun sa aral na ating nakamulatan. Ang matuwid pong lingkod ay mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngunit kung siya itatalikod, hindi ko siya kalulugdan. Natukunan. Okay. Pasay po Luis Iba. Sino may sabi niya? Sila. Ano ka? Ang sabi sa Bible, kung tatalikod ka, hindi kita kalulugdan. Bakit? Ang daming namatay sa ilan ng mga Israel. Ayon sa 1 Corinthians chapter 10. Sino-sino yan? Yan yung mga lumaban kay Moses. Yan yung mga nangalo niya. Eh bakit pinatay pa? Eh nasa Diyos na. Akala ko ba once and always say? Oh, eh ba't pinatay pa? Kasi nga, mali ito, mali. Walang ganyan sa Bible. Lalaki ulo ng mga tao. Once and always say, oh, okay lang, kahit ako manggahasa. Oo, oh, same ka pa rin, laki ulo ito. Raulo. Di ba? Tindi nyo ha? Kinukonsinti nyo ang ano ang Diyos na inaano nyo. Di ba? Tindi nyo magturo ha? But my righteousness one shall live by faith, and if he shrinks back, my soul has no pleasure in him. Hindi ko kayo kakalugdan, ibubuwal ko kayo sa ilang. Yun ang ipinakikita eh. O, ito ba isang tanong? May mga alagad pa na umatras o umurong?